Ito, claro. And this is really what I said. Go out and hunt for them. Arrest them if they are willing to surrender. But if they offer a violent resistance, and you think as a police arresting officer, your life may be in jeopardy or danger. That's really what I said. If you destroy the children of my country, if you destroy my country, I will kill you. A weak leader. Pilipinas ang ating sitambayan na sinilangan. Tahanan ng ating lahi at ang mga hinirang. Madaming dugong dumanak sa mga digmaan, sapagkat gusto tayo sa kumpin ng mga tayuan. Dahil sa kayamanan na tinatagong kagandahan, sariwang hangin at matataas na kabunduhan. Pero bakit wala na ang paraiso na tanawin? Iba na din ang siwi ng dating sariwang hangin. Bakit Pilipinas ay maruyang pinabayaan? Madami ang nagnakaw sa kaba ng ating bayan. Yung ibang nagsiupo at pumasok sa palasyo, mas inintindi yung pera kaysa magsebisyo. Sinong ating lalapitan kapag merong kailangan? Meron pa bang pinuno na tapat sa katungulan? Anong silbi ng batas kung merong pinapanigan? Pasensya na kayo, ito po'y opinion lamang. Ibangon natin ang Pilipinas. Sa kahirapan, tayo'y magsumikap. Ibangon natin ang Pilipinas. Dahil Pilipino ay masisipan. Maraming Pilipino na nagugutuman, pero walang pake ang ating mga kababayan. Kawawa naman yung mga tao na hihirapan, na inaapit din yung tukso ng mayayaman. Pagdating ng eleksyon, kanya-kanya ang galawan. Yung iba binibili mabuto sa taong bayan. Saan na napunta yung tinatawag na batas? Kung patuloy dumadami ang kurakot sa Pinas, nakakalungkot ng isipin, pera na nagpapaikot sa bawat mga tao. Handa nilang alipinin kahit kapwa Pilipino. Dilaw, puti, asul, ang kulay ng ating watawat. Ang hirap sa ating bayan, kailan ba matatapos? Mga kababayan natin, paano makakaraos sa makaguluhan sa atin ay hindi matapos-tapos? Ano man ang iyong kulay, iisa ang ating lahi. Balang araw sa gitna ng ulan, nan lilitaw ang bahagari. Bangon Pilipinas, kong mahal. Para lagi ang updated. Ako nga balang bigaya. Kung hindi ka pa nakakapag-subscribe, i-subscribe mo na yan. Hello, hello, hello. All right. So, magandang araw sa inyo, mga kababayan sa Luzon, Visayas, Mindanao, at of course sa mga kababayan nating OFW at mga immigrant sa iba't ibang panig ng mundo. Magandang gabi po sa inyong lahat. At mukhang iba ata yung ano natin, ah. Wait lang. Hindi yan ang topic natin. Tapos na yan, eh. Kagabi yan, eh. Di ba? Oh, yan. Ay, wala, mali. Yan. Okay. Alright, so once again, magandang araw sa inyo, mga kababayan sa Luzon, Visayas, Mindanao, at sa mga kababayan nating OFW, mga immigrants sa iba't ibang panig ng mundo. Magandang gabi po sa inyong lahat, and of course, nagbabalik tayo dito sa Master Judea Channel. Tayo po ay live na live ngayong gabi, at ngayon po ay March 25, araw ng Lunes. Magandang araw ng Lunes po sa inyong lahat. Ayan. At siyempre, huwag natin kakalimutang hanapin ang 20-20 lang. Ayan. Okay, shoutout sa mga nandito na, at of course shoutout sa nagpahulay na si Edwin Aguilar. Di pa tayo nag-uumpisa pero nagpahulay na. Pet Malus, Ludi Pet Malus, Pet Malus, Ludi Pet Malus.
At syempre, isa pa sa nagpakulay na walang iba kundi si Evelyn Valdez. Thank you so much sa inyong pakulay, ma'am. Maganda gabi. At of course, batiin din natin yung mga nandito na nag-like and share na ng ating video ngayong gabi. Magandang araw, magandang gabi kay Ocial Arab, Ken May, Sonia Bronze, Edwin Aguilar, Charity Elvenia, Lee Chen, Monina Saito, JR Santos, Alfred A., Diana Bangsoy Nunez, Rose Manalo de la Cruz, Prezila Mercado. Si Charity Elvenia, saan yan? Agibo. Saan yan? Agibo. Nandyan si Prezila Mercado, Michang Wapakels, Maganda Ate. At nandyan din si G. Suwico, Sandy Esculano, nandyan si Maris Pilon, Grace Aliama, Adik Sayo, magandang gabi. Yan. At syempre, Ma'am Kathleen Kikuchi is in the house, nagpakulay na naman. Yan. Pet Malus, Ludi Pet Malus, Ludi Pet Malus. Thank you, Ma'am Kathleen Kikuchi. And of course, nandyan si mahal ko, ang mga Duterte. Isabel, hello, magandang gabi. Sarah Calmels, Raimundo Manlukot, Heidi Manihado, nandyan si Rolaida Arcilia, Marlita Garcia, Vicky Dunstan, Sally Larson, Pangga Mercy, Spencer Lacalle, magandang gabi sir. At syempre, nandyan si Marmalade Pie, Dran Reb, at yung mga silent viewers natin diyan, shout out po sa inyo . And shout out din sa mga nanonood ng ating replay, palakpakan natin sila. Shout out po sa inyo at maraming salamat sa suporta. Pasensya na, hindi ako makapag-reply sa mga comments ninyo sa mga nagre-replay dahil alam nyo na. Pero ganun pa man, ako po ay nagpapasalamat at I am thankful sa inyong mga suporta. Yan. Okay, Rebecca Ugata is in the house. Yan. Don Kugmo, hello, maayong gabi. Nandyan si Nympha ng Davao City. Batiin din natin si Renato de la Cruz at syempre Elina Dogilies, Ten Cross. Magandang gabi sa iyo, kaibigan. At syempre, shoutout din natin yung mga bashers natin dyan, mga trolls na nandyan. Simon Says, hello, magandang gabi. Salamat sa nagpakulay ngayong gabi dito sa channel ni Master Judea. Thanks. Okay, thank you, thank Ross. Edwin Aguilar, you deserve, Master. Oh, thank you, Edwin Aguilar, for your generosity, okay? Vince Zyril Dolor, magandang gabi. Yan. Si Rebecca Ugata ba? Nagbati na natin. Batiin natin yan. Marmalade Pie, Sir MJ, utang muna ang pakulay ko. Walang problema yan, ma'am. Ka ba? Hindi naman kayo obligado nga yan . Yan. Yan ay pakusang loob. Sky Azur, magandang gabi. No problem, a marmalade pie. At syempre ngayong gabi, ang pag-uusapan natin, mga kababayan, ay yung isang bangag. Diyan sa BGC, umami na po na siya ay gumagamit. Abay, proud pa, no? At isa rin sa mga pag-uusapan natin, si Tevez ay pupwede pala na hindi na umuwi ng Pilipinas. Paano? At ano? Paano? Ano? Alamin natin mamaya. At di umano, itong NBI, hindi umubra sa Timor-Leste. Hindi sila pinayagan. Kung ano yung hindi pagpayag na yan, mamaya pag-usapan natin yan. Lunes ngayon, ano? Aba. Holy Monday pala ngayon, mga kababayan. Ano balak nyo sa weekend? Ano ang balak nyo sa long weekend? Kayo ba ay magbabakasyon? Kayo ba ay mananatili sa bahay? Magbibisita iglesia? Ano ba? Ano plano?
Lunes Santo pala ngayon, ano? Lunes Santo. Oo, eh dapat pala ngayon, kalma-kalma tayo kasi Holy Week na. Oo. Oh, sige, kalma-kalmahan lang natin. Oo. At syempre, shout out dyan sa mga bagong pasok, sa mga silent viewers natin dyan. Shout out po sa inyo. Pero sa mga nag-comment dito, basahin muna natin. Eva Espiejo, Sambuanga. Oo, magandang gabi. Sabi ni Kathleen Kikuchi, kusang loob, full support. Thank you so much, ma'am, and God bless you more. Delilah Charlton, Annalyn Molit. Oh, wag na siya umuwi. Lamberto Lazaro, more power MJ from New Jersey. Shout out kay Ram Reg, yan, oh, bugas na tag 20 daw, oh. Jong Misola, good evening boss, watching from Taiwan. Speaking of Taiwan, binabati rin po natin yung kaibigan natin dyan sa Taiwan na walang iba kundi si Tita Cristina Mendiola. Corazon Estero, watching from Hong Kong. Jovincia Pondorovic, magandang gabi. Sabi ni Ten Cross, dito boss MJ, baka maghanap lang ako na makakausap mamaya sa park. Diyan sa Europe ba nag-celebrate din ng Holy Week? Parang hindi naman, di ba? Rose Drawer, magandang gabi. At syempre si Ed Di Castro, Noy Judea, good evening from Seattle, USA. Manoy, marahay na banggisay mo dyan sa Seattle, USA at sa mga kaibahan ta dyan, ang mga Bicolano, mga Pilipino na yaon dyan, nag-i-star ngunyan dyan sa Amerika. Shoutout din kay Just G at Nerlita Carilla. Magandang gabi sa'yo. Si Ronaldo Jugueta. Oo, nandyan yan sa Jensen. Kung saan, napaka... Abay, sa Jensen daw, di ba? Napakasasarap ng mga tuna. Hindi pa ako nakakatapak na Mindanao. One of these days, pupunta tayo ng Mindanao. Okay, hanggang Visayas pa lang ako eh. Ikaw talaga, Ten Cross. Oh, pilyo ka talaga. Nelson Borja, good evening, Dan. And nag-like na po, cellphone ng also at my TV. Aba, dalawa pinapanood ni Nelson Borja. Sana all. Oo. Adina, hello, magandang gabi. Oo. Rosalie Suarez, magandang gabi, from Hong Kong. Ayan. Charlotte Lubarvio, magandang gabi. At nandyan din si Tricia Viveri, oh. Carlito Simpauco, oh. Layan Pogi Dula. Sayang at sana pinauwi na si Tebes sa Pinas at si Kuting at Smag sa nag-apply na lang asylum sa East Timor. Grabe naman kayo. Huwag nyo naman ganyanin. Iskaya Sur, kailan kaya ulit ang Maisug Rally? April po. At kagabi nga, napag-usapan natin na hinarang po ang permit dyan sa Malolos, Bulacan, dyan sa Baroswain Church. So ngayon, nag-aanap pa po sila ng, ibang venue. Yan. Pero ito ha, yung laban kasama ang bayan ay patuloy po yan at magsisimula uli yan, magre-resume yan ng April 5. Same place? Oo, same place mga kababayan dyan sa Maynila. Ayon sa ating napag-alaman, April 5 ang resume niyan. Laban kasama ang bayan. Yan. And once again, thank you Ma'am Corazon Austero sa inyong pamalasakit na pagpapa-member. Yan. Pet Malus. Ludi Pet Malus. Okay, at syempre, shout out din kay sino pa ba mga bago dito? Wait lang. Baka may mga bago-bago diyan. Sino ba ba? Luz Biminda Espinosa, hello, magandang gabi. Eva Espejo, Domingo Mijica, Mecca, Vian. Magandang gabi, Wapakels ha. Maui Lulit, Maui Lolit Avilia, yan. YouTube below. Sorina Takahashi, watching from Tokyo, looking forward for the video. Aba, sino kayo mahawak nun, no?
Maria Luz Dungo, hi from Australia. Oy, shout out dyan sa the land down under. Sabi ni YouTube, out of topic, Basti Duterte 1 on drugs dito sa Davao, may nasampula na. Yan ang sinasabi natin. Jacket ni Ma'am Corazon Austero. May jacket na yan si Mama. Wala pa ba? Ang tagal na yan dito, wala pang jacket. Meron, naka-jacket na yan. Kayo naman, no? Buti naman at may nasampula na. Edwin Vernil, magandang gabi. Oo, Pab Kentos. Vian, panoorin nyo ang itanong kay Panelo. Sinabi ng April 8 ang Maisog Rally sa Malolos. Ah, talaga natuloy? Oo. Natuloy? Hindi po natin napanood. But buti naman, ha? Buti naman ho kung ganon. April 8 pala yan eh. Pero mag-i-start dyan sa 5 sa tawag dito dyan sa Liwasang Bonifacio yung laban kasama ang bayan at maririnig na uli natin ang kantang shoutout kay Jessa Davao. Good evening po sir. Bagong new po akong subscriber. Ang ganda po ng boses nyo. Parang pang DJ. Ay, sorry naman. Thank you. Ayaw mo na. Boses lang naman. But anyway, thank you for the complimentation. Thank you for the compliment. And once again, Ma'am Corazon Austero. Pakulay. Thank you. Pet malus. Ludi pet. Euro 5, hello, magandang gabi. Richard Bonsale, Virginia Malonso, magandang gabi po sa inyo. Umpisa naman natin. Alfredo Ramos, magandang gabi. Alfredo Ramos, shout out sa iyo. Alfredo Ramos, once again, shout out sa iyo. Oy, Alfredo Ramos, shout out. Biro lang. Luni Santo. O, mag-start na nga tayo. Paano ba natin yung umpisahan to? Daisy D, magandang hapon, magandang gabi. O, saan ka man ngayon? Bahala ka. Antonia Angeng, King Ray, magandang gabi. Maliit na naman ang ating topic. Oy, Pangga, merci, hello, kumusta? Hindi na ako bago, dati mo na akong live chat watching from Japan. Oo, naalala naman kita, mas Ma'am Pangga, merci. Norma Cruz, Johnny Kikujibara, magandang gabi. Dindo Reyes, Kesami, hello, magandang gabi. Kuya Rafi, DIY, hello, magandang gabi. Yan. Agnes Padilla, Irene Digay, new subscribers here. Oy, ang dami natin bagong subscribers, batiin naman natin sila. I-welcome natin dito sa Master Judea Channel. Yan. As of kahapon, nadagdagan tayo ng mga 700 subscribers ata. Oh, thank you, ha. Thank you sa mga suporta ninyo, sa mga bagong subscribers natin. Welcome, welcome dito sa Master Judea Channel. At dito, tayo ay magkukulitan lang, tayo ay mag-aaral, tayo ay pupuna, tayo magsasalita. Ganun lang naman dito. Galing mo sumagot. Ang lakas makasa. Ayun, ano ba? Sorry. Agnes Padilla, Mika, Daisy D. Oh, Edita Madlambayan, hello, magandang gabi. At of course, wag natin kakalimutan si Ma'am Virginia Furuya na reyna ng mga Hapon. Yan. Reyna yan sa Japan, si Ma'am Virginia. Okay, dyan. Huwag niyo ano-anohin yan. Mahamudol Hasan Rahim, magandang gabi po. Assalamualaikum.
Wapakels, new subscribers, salamat sa inyo. Welcome to Master Judea, sabi nga ni Wapakels. So, thank you. No? Charlotte Lubarbio, salamat sa po welcome. Ay, dito naman, pagka may bago tayo nakikita, welcome natin yan. Kung pwede nga lang salubungin ko kayo ng banda, gagawin ko eh. Paano natin gagawin yon, di ba? Pasulong! Ambugas na tagbendi, asa na? At nandyan si Dayala Lanet ng oy, Greece. Oo, nakarating na naman tayo sa Greece. Oh. Ang gagaling talaga ng mga Duterte vlogger, ang ganda pakinggan kapag bumabanat. Go, go lang mga ka-DDS. So, thank you, Jessa Davao. Yan. At syempre, bago tayo magsimula, mga kababayan, ay pasalamatan muna natin, ha? Pasalamatan muna natin itong mga generous na nagbibigay sa atin ng super thanks, okay? Aha, na sina Imelda Sed, Gina Ray, ayan, si Maria Luz Fox or Foxe. Maraming salamat po sa inyong tawag dito, pagsuporta at sa inyong generosity, okay? At doon sa mga patuloy na nagbibigay sa atin ng mga pakulay-kulay dahil yan po ay malaking tulong dahil wala namang nagsusweldo sa atin. maraming salamat po sa inyo. Okay? Lalo na yan, si Ma'am Virginia Puro, yan ako po. Wow. Si Ma'am Kathleen Kikuchi, yan. No, yan ako po. Yan si, si Sir Ma'am Corazon Austero, yan. Basta, ang dami-dami yan. Di ko nga maalala, matandaan yung mga pangalan. Oo. Pero yan ang mga nagsusweldo sa atin dito. No? Sila. At syempre, ito ang pinakamalupit dyan, mga kababayan. Oo. Once again, maraming salamat po sa generosity ninyo. At ito po ang pinakamalupit. Dahil bukod sa nagpa-super tax na siya, mga kababayan, ay... sasagutin daw niya ang handa ko sa aking birthday. Hindi, sasagutin niya ang ating ticket kung sakasakali magkakaroon ng maisog rally dyan sa Leyte. Ayan. Walang iba kundi si... Yan. Si... Sol M. Sol M. Thank you so much. Ah. Sabi niya, pag meron sa Leyte Master, Sir Master Juday, ako bibili ng ticket mo back and forth. Taga dyan ako. Ah, taga Leyte pala to. Salamat po, ma'am or sir. Sol M. Ano? Hindi ko alam kung babae o lalaki. But anyway, thank you so much. And sure na tayo. Eh? Sure na tayo na makakapunta tayo sa Leyte. Schedule na lang, ang hihintay natin, no? Oh. Ay, shoutout sa mga bago, si Fox Queen na pabagong pasok, Leonardo Castro, Ma'am Virginia, kailan ang birthday mo, Sir MJ? Ma'am Virginia, malayo pa sa June pa. Ay, malapit na pala, no? Oh, next week, April na, tapos May, June na. Nako po! Ang birthday po ni Master Judea, June 29, di ba? Mga mababait daw eh. Mababait yung mga nagbo-birthday ng June. Cancerian tayo. Pura Concepcion, magandang gabi! At syempre, Mahamudul Hasan Rahim, thank you so much sa iyong pakulay. Wap, akala ko si Sis Christina Mendiola Master. Ay, wag na natin masyadong ano si Tita Christina Mendiola. Oo. Alam mo si Tita Christina Mendiola, napakabait niyan. Marami na yang tinuturungan. Oo. Marami yang tinutulungan, maraming sinusuportahan. Kaya hindi na natin masyadong inaano yan si Tita Christina. Ma'am Virginia Furuya, true. Opo, true po yan. True po na June 29 ng aking birthday. Oy, Jonathan Matas. Oo, watching from Cotabato.
Alicia Guntang, hello, Gantang, Gia Gamuten, hello, magandang gabi. O sige, mag-start na tayo. Wenny Rosario, hello, magandang gabi. Reden Otohot in this is in the house. Oh. Okay, so ano na ba topic natin? Sige, umpisa na nga natin. And once again, magandang araw po sa inyo lahat, mga kababayan. Ako po si Master Judea at welcome na naman dito sa ating Monday edition, Holy Week edition ng ating live stream. Okay? Magandang araw po sa inyo lahat. Tayo po ay live na live dito lang yan sa Master Judea Channel. Vince Cyril Dolor, Job Lopez, Eddie Flores. Watching from Davao daw si Reden Hotoho. Thank you, thank you. Ano ba yung topic natin? Ano ba nakalagay dito? Wait lang. Ano yun nga natin? Ayun. Okay. Tebes muna tayo. Tebes. Oy! Balita ko, mga kababayan. Nakauwi na daw yung mga kawani ng NBI galing dyan sa Timor-Leste. Aha. Nakauwi na po sila. Ano po yung dala nila? Ano po yung dala ng ating mga NBI? Ano yung kwento? Ako po. Bakit din na nauwi si Tebes? Bakit hindi nila naiuwi si Tebes, mga kababayan? Tuwang-tuwa pa naman yung mga anti-Tebes, yung lalo na yung mga vlogger. Sabi nung iba, ano? Kakilala pa nga natin yung, mabubulok yan sa kulungan. Bakit din nauwi? Diba? Bakit hindi na iuwi si Tebes? Kasi kayo, masyado nyo ina-underestimate ang kampo ni Tebes. Oo. Alalahanin natin, marami hong pera yan si Tebes. Kaya kumuha ng magagaling ng mga abogado or kaya yan lumaban. Okay? Kaya yan lumaban kung pag-uusapan natin yung rights, batas. Kaya yan lumaban at alalahanin po natin dati siyang mambabatas. Alam niya kung ano yung mga paikot-ikot, pasikot-sikot sa batas. Kaya doon sa mga nag-underestimate, sabihin na natin na may kaso si Tebes, actually wala pa naman. Hindi pa naman nadidinig yung kaso niya. Oo, may warrant of arrest. Oo, ibig sabihin noon, siya ay pinaghahanap ng batas pero hindi pa napapatunayan. Okay? Alam nyo, nalungkot ako, hindi nila naisama si Tebes pa uwi. Kasi sayang yung pumasahe ng mga NBI agent natin. Hindi na iuwi si Tebes. Di ba? Alam nyo ba, mga kababayan, na kahit picture ni Tebes na nasa loob ng kulungan ng Timor-Leste, wala sila. Di sila nakakuha. Kasi hindi daw po pinayagan ng Timor-Leste government kahit makuhanan ng picture or makausap man lang nila si Tebes. So, ibig sabihin, mga kababayan, pinoprotektahan din kahit papaano ng batas ng Timor-Leste si Tebes. At sa tingin ko dito, mga kababayan, medyo may konting pahiya. Napahiya dito ng konti ang gobyerno natin, lalo na yung DOJ. Kasi eto na yun nalambat na Nalambat na si Tebes at akala nga nila mauuwi na sa Pilipinas. At balita nga natin, nakahanda na daw po yung pagkukulungan kay Tebes. Pero, ang kaso, may sariling batas ang na sinusunod ng Timor-Leste. At ito nga mga kababayan, dahil sa kagustuhan nilang maipakita sa madla na ganito, ito na, nahuli na namin, magaling kami, napauwi namin si Tebes. Pero mukhang hindi nangyari yung plano. Mukhang naudlot yung celebration ng mga taong gustong-gustong makulong, gustong mapahiya si Tebes. Medyo naudlot. Hindi nila nadala si Tebes pauwi ng Pilipinas. Pero alamin natin, mga kababayan, kung ano ang paliwanag, bakit, kung bakit di nakauwi at kung bakit hindi naisama ng mga NBI si Tebes pauwi ng Pilipinas. Okay? Panoorin po natin. Pag-usap na ang pamahalaan ng Pilipinas sa Timor-Leste government para sa gagawing pagpapauwi sa dating congressman na si Arnolfo Arni Tebes Jr. Ayon kay Department of Justice o DOJ spokesperson, Assistant Secretary Mico Clavano, pinag-aaralan ngayon ng pamahalaan kung ano ang pinakamabisang paraan o option
upang mabilis na mapauwi si Tevez para harapin ang mga kasong murder na isinampa rito. Kabilang sa mga opsyon na ito ay extradition at deportation. Paliwanag ni Assistant Secretary Clavano, kapag extradition ay may katagalan ang magiging proseso nito. Kung sa extradition po kasi, magiging international obligation yun. Yeah. Which means that it will take some time dahil may mga documents pa yun na kailangan ipadala doon sa Timor-Leste. Such as the warrant of arrest, yung investigation sheet dito sa Pilipinas. Kung deportation naman, mas mabilis na proseso yon dahil wala naman po siyang passport. Wala na siyang valid passport. Although the timing will have to be dependent on the Timor-Leste government. Nako! Ano sabi? Depende pa rin sa Timor-Leste government. Pero bago natin ipagpatuloy ang ating reaction dyan, basahin muna natin, may comment pala si Muhammadul Hassan Rahim. Shout out dyan sa mga kababayan natin sa Montreal, Quebec. Okay? Shout out dyan ay para from Muhammadul Hassan Rahim. Yan. Okay. So ayun, mga kababayan. Napakalino po ng pagkakasabi ni Clavano na ang pagpapauwi kay Teve sa Pilipinas ay nakadepende pa rin sa Timor-Leste government. So parang yung power ng ating mga tagapagpatupad ng batas doon dito sa Pilipinas ay hindi po umubra doon sa Timor-Leste. Kasi nga nagpunta sila doon at hindi naman nila naiuwi si Arnulfo Teves. 'Di ba? So alalahanin po natin mga kababayan na si Teves ay nag-apply po yan ng political asylum diyan sa Timor-Leste. Okay? At isa pa, meron po tayong tinatawag na international law at pwede yan po idulog ng kampo ni Congressman Teves sa UN Commission on Human Rights, 'di ba? Oh, at pagkatapos niyan, halimbawa, pagkatapos na i-consider ng Timor-Leste itong pag-a-apply ni Congressman Teves ng asylum, aba mga kababayan, posibleng mag-imbestiga ang Timor-Leste sa Pilipinas at baka alamin nila kung totoo ba itong claim ng kampo ni Teves na siya ay ginigipit ng ilang politiko dito sa Pilipinas. O pwede ho mangyari yon. So hindi po tayo abogado, no? Ito po ay sarili lang nating opinyon. Wala tayo, meron tayong alam na konti sa batas, pero ito yung mga posibilidad na po pwedeng mangyari. Kasi hindi naman natin kailangan matalino. Kailangan lang naman natin ng sentido komon at pagdudugtong-dugtungin natin ang mga bagay na sa tingin natin ay mga factual at mga posibilidad, mga kababayan. 'Di ba? So ngayon, kung i-consider ng Timor-Leste itong panawagan, itong hinihinging asylum ni Teves, mga kababayan, sila ay mag-iimbestiga, magtatanong-tanong. Siyempre, kung totoo ba ito, pwede silang pumunta ng Pilipinas kasi lahat naman dito welcome, 'di ba? Oh, hindi, wag lang yung ICC. Siyempre, magtatanong-tanong sila ngayon. Gagawa sila ng survey na totoo ba na may ganitong nangyayari dito sa Pilipinas. 'Di ba? Papaano kung panigan ng Timor-Leste itong si Teves? Oh. So papaano kung mabigyan siya ng asylum? Oh. Kung mabibigyan siya ng asylum, mga kababayan, ibig sabihin noon, ay hindi na obligadong umuwi sa Pilipinas si Congressman Teves at malaya siyang makakapamuhay sa Timor-Leste. 'Di ba? So pero sabi ko nga kanina, hindi naman tayo abogado, 'di ba? Kukunin pa rin natin siyempre ang panig ng isang abogado, ng isang veteranong abogado, kung ito ba ay posible, kung ito ba ay pwedeng mangyari. Kung halimbawa, makakuha si Congressman Teves ng super galing na abogado, aba, posible po ito. No? Posible po ito. Kasi yung pag-ano kasi, may ano kasi yan eh.
Yung pag-a-apply ng asylum, oh, mayroon po yung mga requirements, no? May mga requirements 'yan. E papaano? Kung lahat ng requirements na ni Tebe sa pag-a-apply eh tanggapin ngayon ng Timor-Leste. O di adapted sana siya ng Timor-Leste, 'di ba? Oh, pero pakinggan natin si Attorney Sal Panelo, mga kababayan, at kahit papaano para may mapulot naman tayo na aral o madagdag sa ating kaalaman regarding dito sa mga sitwasyon na pinagdadaanan ito ng ating bansa at pinagdadaanan ni Congressman Arnulfo Teves. Ito ay for future reference, mga kababayan. Pakinggan po natin ang isang magaling na abogado na walang iba kundi si Attorney Sal Panelo. Wait, ayon sa abogado ni Teves, ang National Bureau of Investigation ay umalis na sa Timor-Leste matapos silang nalaman o malaman na hindi maaring ibalik si Teves sa Pilipinas hanggat hindi natatapos ang paglilitis sa kanya. Dagdag din yung abogado ni Teves. Nako po, oo. Nagpunta sila dun eh, no? Nagpunta sila sa Timor-Leste at nagbabaka sakali na maiuwi nila si Teves. Oh. Pero dapat 'di ba, sayang yung pumasahe, no? Sayang yung pumasahe. Dapat nakipag-coordinate muna sila, alamin kung pupwede po. Oh, pwede man naming iuwi etong si Teves. Kung sakasakali na kami ay magpunta diyan. Mm-hmm. Oh. Dapat, I'm sorry, hindi naman sa pinapangunahan natin yung ating mga otoridad, pero sana ganun, 'di ba? Kasi sayang din yung pumasahe. Oh. Eh tax 'yan eh, 'di ba? Oh. Hoy, Nanay Morning Dew, Rantic TV, April Day 9, Nanay Felix Nell, hello, magandang gabi po. CSN Pai, magandang gabi. Lodi Santos, Tess Oprani, opinion lang, hello, magandang gabi. Diba? So, dapat ganun, diba? Nakipag-coordinate muna. Kasi ganun naman dapat eh, yung SOP, diba? Nakipag-coordinate ka muna para hindi masayang. Para hindi masayang yung oras mo. Hindi masayang yung tawag dito, resources, coordinate ka muna. 'Di ba? Eh dito nga sa atin, 'di ba, pag pupunta ka ng ano, halimbawa, pupunta ka ng kukuha ka ng NBI clearance, no? Kukuha ka ng passport na lang, halimbawa, passport, no? Pag kumuha ka ng passport, kukuha ka nga diyan na magpapa-schedule ka, ha? Magpapa-schedule ka kung kailan ka po pwedeng pumunta para tawag dito, para ma-entertain kanila. Bibigyan kanila ng date kung kailan ka pumunta. Ito, mga NBI natin, bigla na lang siguro pumunta, mapunta ng Timor-Leste. Kasi nalaman nila, na nahuli na nga si Teves, nakakulong na, eh akala nila, eh pag nakakulong na doon, eh pwede nila lang iuwi. Mm-hmm. Diba? Kaya napaka-importante ng coordination para hindi nasasayang resources, hindi nasasayang ang pagod, hindi nasasayang ang kahit ano. Diba? Oh. Eto nga, ni picture nga, hindi sila nakakuha ng picture ni Tevi sa loob ng kulungan. Kasi, hindi po sila pinayagan ng Timor-Leste government. Okay, pagpatuloy po natin ang sinasabi, ang sasabihin ni Panelo. Pag-aaralan nila ang iba pang legal na hakbang para sa dating kongresista kabilang ang pagpunta sa United Nations Commission on Human Rights. Trial, and I quote Attorney Sal, trial will resume on Monday. Timor-Leste lawyers by then will submit arguments in support of other options for Representative Teves, including political asylum. Nako po, oo, yan na nga sinasabi natin. Kumuha na daw po si Teves ng mga mga abogado sa Timor-Leste. Nako, yan na. Siyempre, yung mga abogado sa Timor-Leste, kung kumuha, sabi ni ano ba tawag dito? Nakalimutan ko yung pangalan nito ni ano, ng babae. Lagi ko nakakalimutan ang pangalan nito. Kumuha na daw ng mga abogado sa Timor-Leste. So, ibig sabihin, pagka kumuha siya ng mga abogado sa Timor-Leste, eh alam po nun yung mga pasikot-sikot kung paano makakuha ng political asylum doon. Nako po, mukhang pumabor pa yung sitwasyon kay Teves. Tuloy natin. End of quote. Ay, ito sa abogado ni Teves. Attorney Sal? Ano yung sasabi ko? Congressman Teves, get a competent lawyer.
Ayan, masasabi ko dyan. Alam mo, matagal pa yan kasi meron siyang... It takes time talaga daw. Asylum application. Eh. Pending doon. Kaya it will take time. Mm-hmm. Pero attorney Sal, ganyan, katulad niya, nandun na siya sa mga otoridad ng Timor-Leste and it will take time pa para makabalik dito sa Pilipinas. Pero does that mean, attorney Sal, kasi may kinakaharap din pala siyang kaso doon sa Timor-Leste? Meron? Ano? Wala. Kasi sabi nila na kailangan nuna i-... Wala. Ang ano doon, ang didinggin doon or yung asylum, walang ano, walang kaso si Tevez. Kasi kung may kaso si Tevez, sa ano, sa Timor-Leste, eh matagal na kinulong yan. Diba? Lalo natin, nahuli po si Tevez dahil sa pakikipagtulungan ng bansa natin sa Interpol. No? Sa Interpol. Kaya siya hinuli. Dahil, mainihablang kaso sa kanya dito sa Pilipinas. So, inihablang kaso na pagiging terorista daw di umano, yun ang nakapag-ignite doon sa Interpol para hulihin itong si Tevez. Okay, wala po siyang kaso diyan, linawin lang po natin. Kailangan muna ng pagdinig doon sa kanilang bansa before nila ibigay dito. Ibig sabihin may kaso pending case siya doon, ganun. Eh, application 'yon for asylum. So 'yun yung kine-consider sa kanya bago siya ibigay dito. Kaya pag-aaralan ng court kung pagbibigyan siya. Pero attorney Sal, pag binigay sa kanya yung asylum, hindi na siya ibibigay dito sa Pilipinas kahit may pending case siya. Hindi na. Nako! kapag ibinigay sa kanya yung political asylum doon sa Timor-Leste, nako po, hindi na siya ibabalik sa Pilipinas. Hindi na siya obligado. Nako po! Mukhang pumabor pa nga ah. Pumabor pa kay Tevez ito. Asylum na eh. Kaya sasabihin niya, belat. Belat. Grabe naman. Grabe naman ikaw, Attorney Panelo. Bakit mo naman sasabihin belat? Hindi na nga nadala ng mga otoridad natin si Tevez, tapos sasabihin mo pa ng belat. Grabe ka naman. Belat daw, sabi ni Attorney Sal Panelo, mga kapatid. So yon mga kababayan, ano daw sabi? Belat. So katulad ng sinabi natin kanina, mukhang pumabor pa kay Tevez itong sitwasyon. Dahil ngayon, magkakaroon na ng pagkakataon ng Timor-Leste na mag-imbestiga sa rason ni Tevez kung bakit siya kumukuha ng political asylum. Mukhang mabibilatan nga sila talaga, di ba? Pag nagkataon, mukhang mapapahiya tayo dito ah. May mapapahiya dito. Ano man. So, mga kababayan, ganun po ang nangyayari. Ganoon ang mga posibilidad na mangyayari. It's either mapauwi si Tevez or mabibigyan siya ng political asylum. Nako po. Pag si Tevez ay nakakuha ng nabigyan ng political asylum sa Timor-Leste, ano sabi ni Panelo? Belat. sabi nga natin, hindi naman basta-basta papayag yung kampo ni Tevez na hindi sila lalaban. Unang-una, marami silang pera. At ito, mga kababayan, lilinawin ko lang, okay? Hindi po tayo sumusuporta sa kahit na sinong kriminal, 'di ba? Si Arnie Tevez ay hindi pa po siya masasabing kriminal hangga't siya po ay hindi pa nahahatulan, 'di ba? Hindi lang tayo sumang-ayon doon sa mga proseso na ginawa sa kanya. At kaya hindi lang naman tayo, ha? Hindi lang naman tayo, pati ito sila Sal Panelo, iba pang mga malalaking personalidad, hindi rin sumasang-ayon sa mga proseso na ginawa nila dati, no? At marami pang mga pagkakataon, mga kababayan, na hindi natin pinaburan yung mga prosesong ginawa nila dahil alam naman natin. Katulad nga ng sinabi natin, hindi tayo matalino, hindi naman tayo abogado, ang kailangan lang naman natin ay sentido komon, 'di ba? So, mukhang may mapapahiya na naman dito, mga kababayan.
So abangan po natin ang mga susunod na kabanata dahil ito na magagawa natin, magabang ng magabang. Sabi nga natin, kung mapapatunayan nila na si Tevez ay isa talaga sa mga mastermind ng pagkabatay ng napakaraming tao, ba? Durugin nyo ng pino-pino, bahala kayo kung anong gusto nyong gawin. Diba? Kung mapapatunayan nyo at kung yan ay idinaan sa legal at patas na pamamaraan. Oo. Ganun lang naman po eh. Kasi tayo dito, ang advocacy natin ay dito sa ano, ay katahimikan lang naman dito sa channel natin. Ang gusto natin, katahimikan ng Pilipinas, katahimikan ng sambayan ng Pilipino. Katahimikan at pantay-pantay patas na pagkilala, pagtingin ng ating gobyerno sa lahat ng Pilipino, walang mapamayaman man yan o mahirap, ganun po dapat. Dahil ganun naman po talaga ang iniuutos ng batas ng Pilipinas. Diba? Oh. So, isa pa rin, mga kababayan, sa mukhang mapapahiya din. Dahil alam natin na marami nagagaling-galingan ngayon, etong si, isa na itong si Risa Hontiveros. Oo. Etong si Risa Hontiveros na inagawan na ng trabaho or inagawan na rin ng kapangyarihan yung husgado. Oo. Yung husgado sa Pilipinas, inagawan niya yung trabaho. Bakit? Siya na gumawa ng lahat. Siya na nag-imbestiga, siya na ang sumintensya. Siya na ang sumintensya kaspay kay Pastor Apollo Kibuloy na sinabihan niyang kriminal na hindi pa man napapatunayan at hindi pa naman napupukpok yung lamesa. Ano ba pinupukpok na yun? Yung pinupukpok ng, ano, ng judge, di ba? Hindi pa nga nagagawa yun. Siya nag-imbestiga, siya na rin ang sumintensya. At ang nakakatawa, sinang-ayunan nito pati ng Senate President ng Pilipinas. Diba? Oh. Marami nga ang nagko-question ng mga abogado dito sa ginagawa ni Risa Hontiveros, tapos sinang-ayunan ng Senate President ang ginagawa ni Risa. So what kind of Senate President we have in the Philippines? Oh. Ano, panoorin natin, mga babayan. Samantala, dumulog na kamakailan ang company Pastor Apollo C. Kibuloy sa Korte Suprema para iprotesta ang contempt order ng Senado. Laban dito ay sa kampo walang rason para sumipot si Pastor Apollo sa pagdinig ng komite ni Senator Reese Hontiveros dahil sa mapanirang pahayag ng mga fake witnesses nito. Malinaw kasi mula sa mga salita ni Hontiveros sa kanyang Senate Resolution Number 884 na hinuhusgahan na nitong guilty ang butihing pastor. Walang pasubali na nakasaad sa resolusyon na may krimen ng ginawa si Pastor Apollo dito sa Pilipinas at ang mga krimen ay nangyayari at ginagawa sa kasalukuyan. Nako po, di ba? Kung hindi ba naman gagong senador yan? Kung hindi naman gagong senadora? Ah. Oy, Don Pulobe, hello, magandang gabi, Lady G, nandyan si Mel Dilarios, nandyan din si Ana Tagalinaw, at syempre nandyan sino pa, Vicky Tomita, may nakita ko, Teodoro Hetsanova, watching from China, si Akemi, nandyan, shoutout po sa inyo, ha? Nelly Oliveros, hello, Tots Monte, si Azenpai, Larry's Crime 1428 pala, sorry. Oh, shout out po sa inyo ha. Kiyoko Sudoo, Nepdrock, Silo at sa mga silent viewers natin diyan. Shout out po sa inyo. So 'yon mga kababayan. Biruin mo na husgahan mo na ang isang tao na hindi pa man napapatunayan sa korte na isang kriminal si Kibuloy. Tayo ulit-ulitin natin, hindi tayo sumusuporta kay Kibuloy dahil siya ay leader. Or pastor ng KOJC. Ang pinag-uusapan po natin dito mga kababayan ay yung proseso kung papaano nila likidahin or pabagsakin itong si Kibuloy. Diba? Oh, eto pa lang oh. Criminal na daw si Pastor Apollo Kibuloy at patuloy pa rin daw po na ginagawa ni Kibuloy yung mga ginagawa niya dati. Hanggang ngayon, ibig sabihin, kung meron siyang ginagahasa, tuloy-tuloy pa rin. Kung meron siyang inaapi na tao, tuloy-tuloy pa rin. Yun po ang sinasabi, yun po ang sinasabi ni Risa Hontiveros dito po sa salaysay niya.
Diba? Eh kung hindi ba naman bobo yan, patunayan mo muna sa korte na itong pinagsasasabihin ng mga testigo ay totoo. Ayan, pag kinatigan ng korte yung mga sinasabi ng testigo, doon mo po pwedeng sabihin yan, Risa Hontiveros, dahil hindi ka naman husgado. Diba? Oh, kahit elementary, alam yan eh. Ikaw senador ka na, hindi mo pa rin alam. Diba? Wala ka sa hulog, oh. Wala sa proseso. Hindi pa natatapos, wala pang kaso sa Pilipinas, hinusgahan mo na kriminal. Oh. Tandaan natin na yung kaso niya sa Amerika, napakatagal na puno, at hindi natin alam kung anong kaso yun. At hindi rin natin alam kung ano ang batas nila sa Pilipinas, sa Amerika na sinusunod, kung bakit nga ganon ang ipinataw nilang kaso kay Pastor Kibuloy. Diba? So now, medyo tagilid si Risa Hontiveros dito, mga kababayan. Dahil lahat ng abogado ni Kibuloy, matatalino, mukhang madudurog dito. Imbis na madurog si Kibuloy, madudurog dito si Risa Hontiveros. Oh. Paliwanag naman ni Attorney Elvis Balayan, isa sa legal counsel ni Pastor Apollo, hindi nangiinsulto ang kanyang kliyente sa pagliban nito sa mga patawag ng Senado. Dahil kung lilitaw ito sa mga hearing, siguradong ipahihiya lamang doon ang butihing pastor. Narito ang naging pahayag ni Attorney Balayan. Kumbaga po sa boxing, ba't ka pa sa lalaban sa boxing, nakatali yung dalawang mong kamay, tapos alam mo naman yung referee, yung mga judges, sinabi na matatalo ka, round one pa lang. Pero Attorney Sal, the point here, Attorney Sal, is there is an abuse of power in the Senate. Ipagpalagay na po na totoo yung mga kasinungalingan. Yung pong Senado, and for that matter, kahit na anong komite, ay walang kapangyarihan na siraan, ilarawan, nag-guilty siya dyan sa loob ng Senado sapagkat ito po ay lumalabag sa saligang batas. Lalong-lalo na yung sinasabi, kailangan meron kang proseso kung ikaw ay akusado ng isang krimen. At wala akong kapangyarihan niyang Senado. Parang sila lang ang mga pangyarihan ngayon eh. Oo. Diba? Wala akong karapatan na mangagaw ng tungkulin ng mga ahensya ng gobyerno na namandato na mag-imbestiga. Oo. Isa pa. Ito ah. Oo. Ito si Risa Hontiveros. Iniinsulto niya, mga kababayan, iniinsulto niya yung mga huwes natin, ha? Yung mga huwes natin, yung mga abogado natin sa Pilipinas, iniinsulto niya. Kasi hindi naman siya abogado, siya ang gumagawa ng trabaho ng abogado. Kaya nga galit na galit si Panelo, kasi si Panelo, abogado yan. Kung kukunin siya bilang abogado, pwede makialam yan. Oo, actually abogado yan si Attorney Panelo ng SM9, di ba? At isa pa, meron tayong kasama sa GC na reporter sa SM9. Oo. Meron tayong kasama na nagbibigay sa atin ng info na pwede nating mapag-usapan. Shout out, sir, ha? Hindi ko nababanggitin yung pangalan ni sir. Baka mamaya hindi pwede, hindi tayo nakapagpaalam eh. Oo. Okay, hindi natin banggitin yung pangalan. Hindi po maaaring siya na nag-iimbestiga. Siya pa ang na umuusig at siya pa ang husgado. Siya pa ang judge, siya pa ang hukom. May babasahin muna tayo. Nelson Borra, Sir MJ, kung ako kay Pastor, may kakayahan siya na magdemanda sa korte laban kay Byros at yung sa mga witness para magkaalaman na kung sino ang nagsasabi ng totoo. Opo, nakahanda na po yan. Oo. Lahat po ng mga ebidensya, lahat po ng kaso na ipapataw sa mga nambalahura ng walang hiya kay Pastor Kibuloy kasama ng SM9 at ng KOJC, nakahanda na po yan. Relax, relax lang po tayo. Dahil pati po yung mga testigo, si Virus, pati yung bumili ng nagbayad ng interview dyan sa Liwasang Bonifacio ay kasama po yun. Relax, relax lang ho tayo at
Inaayos na po 'yon, ha? Inaayos na po 'yon ng mga abogado ni Pastor Apollo Riboloy. At marami pa po, tayong nauulinigan ng mga kakasuhan na itong mga mapapanirang puri. Eh si Pastor Riboloy, hindi naman huyan ano, politiko. So hindi niyo siya pwedeng sabihan ng balat sibuyas kasi hindi naman siya politiko. Oo. Siya ay masasabi pa rin natin nakahanay ng ordinaryong Pilipino. Dahil wala naman siyang katungkulan sa gobyerno, hindi ho ba? So, kung siya ay magsampa ng kaso, kahit kanino, pwede po yun. Kasi, hindi nga siya masasabihan ng balat sibuyas, no? So, kaya doon, sa mga vlogger-vlogger, nakaipon na yun. Yung mga pangalan, oo, nakaipon na. Kasi hindi naman kasi basta-basta, matindi, paniniram puri, eh tayo kung mag-criticize tayo dito, may basihan, di ba? Eh sila talagang ginawa na nilang kriminal, si Riboloy, no? Oo. Kung ano-ano pinagsasasabi, nakaalam mo, ang lilinis nila, yung pala, putang ina, mga mambubudol pala. Oo. Pati yung mga vlogger, may mga vloggers na nambubudol. May GC kasi kami, pinag-uusapan namin yun doon. Oo. Eh, yun ang mga ano na yun, lalabas yun sa tamang panahon daw. Oo. Diba? Oo. Kaya relax lang kayo. Hindi po pwede yan. Eh, ito naman pong Senado talaga, nakikita natin eh. Sabi ko, insane desire. Yan. Talagang ang kanila pong gusto, ano? Hiyain, i-embarrass, ikulong. Ikulong talaga. Gusto talaga ikulong. Eh, talaga. Itong si Pastor Riboloy. Ah. At ito naman pong... Sino ito? Si... Senadora. Oh, shout out kay Chorino Romsky. Lorenzo Tabirao. Sinasabi niya yung Native Legislation. No. Tama sinasabi ni Alex Magno. Basta yun, matindi yung banat ni Alex Magno the other day. The entire column niya, binira niya Senado, binira niya Kongreso, binira niya mga membro. Sabi niya talaga, ito hindi ito in aid of legislation. In aid of grandstanding. Uh-huh. Saka masyadong hypocritical eh. Eh lahat nga sila dyan eh. Mapakongreso, mapasinado, lahat in aid of grandstanding. Di ba? Katulad ng ginagawa ni Rafi Tulpo. Katulad ng ginagawa ni Amy Marcos. O, nasaan na yung investigation sa PI? Wala na. Oo. Wala na. Yung sa PA, wala na. Oh, bakit nawala na? Anak ng toko, pinaglululukon nyo kami. Elizabeth Chow, new subscriber, Batang Mindanao. Sita Diego, hello, magandang gabi. Benito Villozero, hello, magandang gabi sa inyo. Benos Diaz, Motia, hello, magandang gabi. Bright Naria, diba? Pinaglululukon tayo nito mga to eh. Para bang pretending to be righteous, eh, hindi niya tinitingnan na sarili niya sa salamin. Eh, wala naman silang salamin. At salamin nila. Ang salamin sa kanila, tagusan. Hindi niya nakikita yung ano niya. Hindi niya nakikita yung sarili niya kasi tagusan yung salamin sa kanila. Diba? Oh. Janique, hello. Lenny Galasic, hello. Magandang gabi. Roy Maceda, Helen Grace Ramos. Ito namang si Senate President. Sabi ko nga, nag-Senate President ka pa. Pagkatapos sabihin mo, ministerial. Sasabihin mo, pag-aaralan mo, yung pala, magpo-Poncho Pilato ka. Yun. Anong klaseng mga tao ito? Kaya talaga yung mga tao nga, nabubwisit na talaga sa kanila. Totoo yan. Attorney Sal, kapag pinupush nila ito, Attorney Sal, ano, yung Senate, yung Congress, yung blatant abuse of power nila, itong pinapakita nila kay Pastor Apollo si Riboloy, ano na lang iisipin na iba pang mga religious group, Attorney Sal, na ginaganito nila si Pastor and the possibility na ganun din ang gawin sa kanila. Yan ang susunod. Mm-hmm. Pag kaya-kaya nila itong isang malaking grupo ng reliyon, pati pang ibang malalaking grupo at maliliit. Gusto nyo yun? Diba? Gusto nyo yun? Kung halimbawa, magiging successful sila sa pagpapabagsak ng Kingdom of Jesus Christ. Nako. Ang Kingdom of Jesus Christ, napakalaki po ng na sekta yan, no? Na kongregasyon.
At dahil kumontra, kay Tambaluslos, kumontra sa mga nagki-criticize sa gobyerno, ayan, binanatan sila. Naalala ko tuloy yung Iglesia ni Cristo, no? Oo, yung Iglesia ni Cristo, sinabi rin nila, di ba, na hindi sila pabor sa PI. Yan. So, basta, ang nakikita nga natin dito, lahat ng kumontra sa kanila, na halimbawa, yan, malalaking grupo, kung sino po man, religious group or anything like that, ay bagsa ba, babagsakin kayo. Nako, nagsalita pa naman yung ano, Iglesia ni Cristo, di ba? Yung Iglesia ni Cristo, nagsalita sila noong ano, medyo naging viral pa ngayon eh. Naging trending pa ngayon kasi nag-away-away yung mga vlogger. Kasi isang vlogger daw, nanguna. Pero may nagsabi talaga naman sa kanya na isang Iglesia ni Cristo na may katungkulan. At pinatunayan naman yan ng mga tagapagsalita ng Iglesia ni Cristo na sila ay hindi pabor sa political initiative. Yan. Nako po, mukhang pagkatapos siguro ng KOJC, no, Iglesia naman ang anuhin nila. Loko-loko itong mga ito eh, no? Sasagasaan din yan. Mm-hmm. Yan ang mangyayari dyan. So, ano na mangyayari sa bansa natin, Atty. Sal, kung ganito mga tao nasa posisyon? Ay, hindi magwawala na ang mga tao. Aba, sabi ko nga eh, may nag-text sa akin, sinagot ko eh, from whom the people place, they will have the right to remove. Ay, so, thank you, Abril Amore 519. Aba, kung may election pa, paano kung hindi na pumayag ang tao sa election? Yan ang ayaw natin. Yan ang ayaw din ni Presidente Duterte. Oh. Sana hindi. Diba, sa as much as possible, ayaw din naman natin ng ganyan, di ba? Yung masalimuot yan eh. Di ba? Magulo yan eh. Pero, kung hindi na tama ang pinaggagawa, ay nako po, yari tayo dyan. Oo. Baka yung buong Pilipinas, lumusob na yan. Para yung ano yan. Oo, ano ba yung tawag doon? Oo. Parang yung epic movie na tinilulusob ang isang kaharian. Ang daming tao. Delia Boos, kilo magandang gabi. Lolet Dumarao, sila magandang gabi. Hindi na tayo makarating sa gano'n. Mm-hmm. Ngayon pa, pwede pa namang gawa ng paraan yan eh. Dalawang taon pa lang eh. They can change. Otherwise, paano kung ayaw nila? Maghahalo ang balat sa tinalupat. Nako. Ako, tinanong ko na to on the side dun sa leadership ng executive department. But this is zeroing in kay Senator Reese Oliveros. Wala pa naman po ba siya sa point of no return sa kanyang political career? Atty. Reese, that what she's doing right now could really end her political career. Nako po. It will. Sigurado yan. Ah. So itong si Risa Ontiveros, mga babayan, delikado ito. Dito, pag nagkataon, madudurog siya dito, masusunog siya dito, mawawala ang kanyang credibility dito. Pag pinagtulungan siya ng mga abogado ni Pastor Kibuloy, aba, madudurog siya dito. Ang ibig sabihin ng pagkadurog ni Risa Ontiveros, mga kababayan, ay pag nadurog siya dyan, ay mawawalan siyang kredibilidad. May balak pa naman ata siyang tumakbo ng presidente sa 2028. Ano ba naman rason bakit nag-iingay siya nag-iingay ngayon? It's either vice president yan or president ang kakanain yan sa susunod na eleksyon. Di ba? Buti nga, sumabit pa siya ng konti dito at nanalo pa siya sa pagkasenador. Di ba? Paano kung madurog siya ngayon? Di ba? Dahil dito sa hindi makatwiran, hindi makatarungang pinaggagawa niya sa isang tao na si Pastor Kibuloy. Di ba? Alam niyo mga kababayan, marami ang tumatawa na si Pastor Kibuloy daw ay kiniklaim na siya ay anak ng Diyos. Lahat po tayo anak ng Diyos. Oo. Huwag kayong tanga. Kung hindi kayo anak ng Diyos, anak kayo ng ano? Anak kayo ng nanay nyo, anak kayo ng demonyo. Ako anak ng Diyos ako. Kasi ako, hindi naman ako ganun kasamang tao. Masama ba na sabihin na ikaw ay anak ng Diyos? Hindi naman, di ba? Yan, si Lady G, anak ng Diyos yan. Si Sky Azur, Sorina Marujo, si Senpai, anak ng Diyos yan. Di ba? Dahil lahat ng bagay dito sa mundo,
humihinga at hindi, Diyos ang may gawa niyan. 'Di ba? Oh, kung naniniwala ka sa Diyos. Eh kung hindi ka naman naniniwala sa Diyos, aba hindi ka anak ng Diyos, eh baka anak ka ng demonyo. 'Di ba? Oh. Tawa sila ng tawa, pinagtatawanan nila yung statement ni Pastor Kibuloy na ako ay son of God. 'Di ba? Oh. Eh lahat tayo anak ng Diyos. Mga kung hindi lang Diyos pinag-uusapan natin dito, mamura ko na naman kayo. Eh. So, ganun po ang nangyayari. Ang tunay na nangyayari sa ating bansa ngayon. Diba? Balabalanggado na. Wala na sa katinuan. Wala na sa tuwid na daan. Diba? Naalala ko eh. Tuwid na daan. Diba? Yung unang moto ni ano eh. Ni Pinoy eh. Eh ngayon kaya, anong moto nila? Diba? Hindi papayag ang sambayan ng Pilipino na mamayani ang kawalanghiyaan dito sa ating bansa. Oh, ang sabi nga nila eh, sa tamang panahon. Diba? Oh, ang tagal naman kasi nung video na yun para matapos na yung yung video, diba? Ang tagal ilabas eh. Para matapos na yung gulo dito sa Pilipinas. Oh, sino may hawak niyang video na yan? Ay, ma, palangga, sabihin mo nga sa akin kung sino may hawak ng video na yan. Oh, sabi ni Boy Canor, yung tuwad na daan daw. Oh. Oh, sino may hawak ng video? Ako na magpakita. Ng tokwa yan eh. Napapanahon na rin naman yan eh, kung mga pulboronic video na yan eh. Kasi ang daming bangag ngayon. Oh. Sabi ni Ma'am Virginia Puruya, ngayon, pabalik na daan. Oo. Oh. So, nasaan na yung video na yan? Palangga, ako na makikita niya, no? Gusto mo ako na makikita niya ang video na yan? Mm. Oh, sabi ko nga, napapanahon naman yan ngayon. Sa dami ba naman ng bangag sa Pilipinas ngayon? Aba, dapat ipalabas na yan. Mukhang may pinagmanahan na ito, mga ito. Oh, next topic natin, isang bangag sa BGC umamin. Umamin sa jamming-jamming nila ng mga bangag. Oo. Banata natin 'yan. Oh, tawa ng tawa 'yung mga tao dito. Alphabet, hello. Mm. Yung video sa June 12 po ipapalabas. Ano ko, Independence Day. Araw ng kalayaan. Sa bagay, may relevance. Oo. Palalayain na ang Pilipinas sa mga sa kamay ng mga bangag sa June 12. Nako po. Oh, di ba? Sabi Ned and Cali Vlog, ngayon bangag na daan. Nako po. Oo. Oh, sabi ni Fox Queen, bagong Pilipinas, mahal ang bugas. Oh. Anastasio Protesta, asa na ang coke? Mm. Kamba, ayun sa rep, may coke noon sa rep namin. Mamaya inumin ko 'yun. Lucky Japan, hello, magandang gabi, D-Light. Oh. Sabi ni Boy Canor, bakit pa nila patagalin kung nagdudusa na ang Pilipinas? Tangna na, napamura tuloy si Mang Canor. Oo. Huwag niyong ginagalit si Mang Canor. Mm. Rowena Cruz, baka maging Alanino eh si Kong Tevez pag pinauwi siya dito, lalo na kung sila ang kukuha sa kanya. Interview si Palangga para mapadali ilabas ang pulburong video. Oo. Mm. Sabi naman ni Abril Amore 519, buti pa nga si Pinoy may tuwid na daan, pero itong kasalukuyan, walang kadesa, grabe naman. Ang harsh nyo naman. Oy, Maria Imelda Bautista, Nick Nook, hindi po ito ang tamang oras para ilabas ang video na yan. Oh. Diba? O, oh, eto na, pag-usapan natin mga kababayan. Hindi naman lingid sa kaalaman natin na kaliwat kanan na naman ang mga nasasakoting droga sa Pilipinas. At ano ang ibig sabihin nito? Oh. So, ibig sabihin lang yan, talamak na naman ang bentahan, talamak na naman, at talagang kalat na naman ang droga dito sa pinakamamahal nating Pilipinas. Merong mga nagsasabi na hindi naman daw, kasi maayos naman daw ang maayos naman daw na naipatutupad ng kasalukuyang administrasyon ang war on drugs. Mm-hmm. Kayo ho ba? Naniniwala ho ba kayo doon? Sa mga sinasabi nila? Actually, oo, hindi ko alam. Mm. Ako personally, I don't believe them.
Kasi hindi naman tayo bulag. Oo, nanonood tayo ng balita. Halos araw-araw may nahuhuling tulak. May nasasakoting droga na milyon-milyon ng halaga. Bulto-bultong droga ang nasasabat sa Pilipinas. No. 'Di ba? At hindi po magdideklara si Basti Duterte ng war on drugs kung nagtitrip-trip lang 'yan. Eh sinasabatas po 'yan. Oo. Local government. Oo, ng local government. Ano ba tawag doon sa batas ng local government? Oo, nakalimutan ko na. Oo. Eh sinasabatas po 'yan, hindi 'yan trip-trip lang. Oo. 'Di ba? Sino kaya susunod kay Basti Duterte na magde-declare din ng war on drugs? Kasi balita ako talaga talamak talaga. Oh. Oh, eh 'yun na nakikita natin sa ano eh. Oh. Oh, maraming nahuhuli. Oo, maraming nasasabat, maraming nahuhuling tulak, addict, pero kakasiguro ba tayo na nahuhuli nila lahat? Nasasakote ba nila lahat ng droga? 'Di ba? Oh, ilang porsyento lang yung nahuhuli. Oh, ilang porsyento lang ng droga. Oh. Ang nakukumpis kanila. At ilang porsyento ng droga ang kumakalat sa Pilipinas. Di ba? O. Paano yung hindi nasasabat? Anong mangyayari dun? O. Yung hindi nila nahuhuling droga, yun ang iikot ngayon. Iikot ng iikot sa Pilipinas hanggang maubos yun. O. At kapag maraming droga umiikot sa ating bansa, mga kababayan, anong magiging epekto nito sa pamayanan? O. Dadami na naman ang mga addictos. Oo. Pag maraming addictos, madami na naman ang krimen. Oh. At ito, mga krimen na to, ito na naman maglilikha ng takot sa mamamayan ng Pilipino. Oh, hindi na naman makakapaglakad ng matiwasay. Di ba? Kakabakaba ka na naman habang umuwi ka ng madaling araw galing sa trabaho. Dahil ang mga durugista, kapag bangag na yan, bangag na bangag, nawawala na po yan sa katinuan ng pag-iisip. Nagiging demonyo na. Oh. Kapag langong-lango na po sa droga, mga kababayan, ng isang tao, ay wala na yan sa katinuan. Nakakagawa na ng mga bagay na hindi kayang gawin ng normal na tao. Nanggagahasa, nagnanakaw, at ang pinakamalala, pumapatay. Diba? Yan ay ilan lang sa mga pwedeng magawa ng isang taong durugista. Oh. Naaalala nyo pa ba dati? Eh, noong panahon ni Aquino, umabot pa yon sa panahon ni Pangulong Duterte. Marami kang makikita sa kalsada na nagsasalita mag-isa. May makikita ka namumulot ng mga bato-bato sa kalsada. Akala nila ginto. Mm-hmm. Ginto na. Pag tinanong, ano pinupulot mo? Ginto. Oh. Diba? At mayroon, may mga tumatawang mag-isa. Oh. Dulot yan ng patinding pagdudroga. Dulot yan ng napakaraming droga sa Pilipinas. Oh, 'di ba dati kung ano-anong video 'yung nagba-viral dahil sa mga epekto ng droga? Oh. Now, balikan po natin, mga kababayan, ano? Kasi bumabalik na ngayon 'to eh. Bumabalik na. So kailangan malaman natin para at least baka maging aware 'yung ating mga otoridad na ito ay nangyayari na ulit ngayon. Balikan po natin 'yung mga video na 'yon, 'yung mga dati nag-viral, balikan po natin. Ito 'yung mga superhero, mga tagapagligtas ng mundo daw sila. Oo. Dahil mga bangag na, eh sila daw ay mga tagapagligtas ng mundo. Oo. Sila ang mga superhero, the criminal version. Hello. Oh, eto. Maganda dito. Balitan natin ang boses natin para medyo, ano eh. Oh. Sila ay mga superhero. Sa tindi ng taglay nilang kapangyarihan, sila na ang ating ituturing na tagapagligtas. Tagapagligtas ng sanlibutan. At siyempre, kapag may dumadating na masalimuot na pangyayari sa Pilipinas at sa buong mundo, mayroong ipinapanganak na superhero. Ngayon, ipapakilala ko po sa inyo ang top 10 superhero na ipinanganak dahil sa paglaganap ng droga. Ito po ay superhero ng Pilipinas criminal version. Sana ba yun? Sana yun? Oh, ito. Superhero ng Pilipinas criminal. Ay, naku, ang laki. The Avengers pala ito, ah.
Oh, wait lang ha. Ano ba 'to? Ba't nagpapalit-palit yung ano nito? Ang ganda na sana ng intro natin eh. Oh, nagpapalit-palit ang size. Okay. Kilalanin po natin ang mga superhero ng kanilang henerasyon. Dahil sa tuwing lumalaganap ang kasamaan dito sa sanlibutan, mayroong ipinapanganak na superhero. Ito na po, ipapakilala ko sa inyo ang superhero ng ating henerasyon. 10 superhero, the criminal version. Ginaya ko lang si Bato sa... Umiral siguro yung kadimonyo ng aking kamay. Order ko, ayun po lalo! Bakit ako bibigyan tap knowledge? Bakit ito mo ba yan? Alala ko yung buhay! Iba na sa akong mag-isip. At ang pansampu sa ating listahan ay ang call center agent na ito, aka The Advanced Thinker. The Advanced Thinker. At ang kanyang kapangyarihan, gamit lang ang kanyang brilliant mind, kaya niyang pag-uwin ng Pilipinas na tinatawag niyang... Advanced ako mag-isip. Yo! At Antipolo, how much is the land the area of Antipolo unused, good for farming of marijuana? Maybe I can change the... Magtatanim daw siya ng marijuana sa Antipolo. Run for politics. Number 9! Sino to? Ang nakakuha ng ikasyam na pwesto. Paano mo nasabi? Paano mo nasabi? AKA, The Questioner. Paano masabi? The Questioner! Pinarectis lang ako para masigurado nyo. Mahina naman ang kanyang offense power. Malakas naman ang kanyang defense power. Eto ha. Sa pamamagitan na pagsabi lamang na. Paano masabi? Natanong ko nga. Sa pamamagitan nito, ang kanyang defense power ay nagiging offense na rin sa pamamagitan ng pagsangga sa mga atake ng mga kalaban. So hindi ikaw sumaksak. Linawin na natin, hindi ikaw sumaksak. Eh paano ko naman aminin yun? So nagsinungaling ka na hindi kayo? Nagsinungaling ako na ako yung sumaksak dahil nasasaktan ako. Tingnan mo. Oh, yan. Asang kasing ikawalong pwesto ay si Baliktad ang talib. Si Batosay! Batosay. Hindi baliktad yung baliktad. Pabaliktad. Ano ka baliktad? Baliktad. Talagang ito wala rito. Ginaya ko lang si Batosay, baliktad yung talib. Maraming nagsasabing na siya ang nawawalang kapatid ni Kenshin ng Samurai X dahil sila ay magkamuka at parehas ng estilo na paggamit ng espada. Si CCTV talagang tinagayo, no? Tag! Malakas mo yung ganda yung angel ko sa likod. Wala ka si Guardian Angel. The most powerful criminal in the Philippines. Yes. I see no comment na ako dyan. The honest killer. The honest killer. Ate, mga katanungan nyo, no comment na po ako dyan. O ba, lupit? Kung sa narinig nyo, ulit-ulitin ko pa ba? Putang ina mga buhay na yan. Espesyal ang kapangyarihan ng The Honest Killer dahil matapos ang paslangin ng kanyang kalaban, pupunta siya agad sa pulisya upang aminin ng kanyang kasalanan. Malaking dapat iimbestiga sa akin. Inaamin ko na, ako pumatay. Ikaw na! Ang number 6 sa pwesto ay si bukas na lang ako magbago, aka The Tomorrow Man. Kung magbabago rin po ako, kaya lang hindi ko po siya ngayon. Kailan? Mabukas, isa mga... Patay na. Iba talaga, no? Paglangong-langong sa droga, iba talaga pag-iisip. Naiiba talaga yung timplada ng pag-uusap, ng pag-iisip nila. Kumakalas eh. Oo. Kumakalas yung mga salita eh. Di ba alam kung ano ang kapangyarihan ni Tomorrow Man? Dahil bukas pa ito malalaman. Balak naman daw niya magbago ang kaso. Kaya magbabago rin po ako, kaya lang hindi po siya ngayon. Kailan? Mabukas siya mga alam. Pwede iwasan. Kaya alam niya, may mga kaibigan na hindi mo mahindihan. Ito, malapit ito. Ay si Presidential Gunner. Ito yung hinamon si Pangulong Duterte ng barilan. Hinamon niya lang naman si President Rodrigo Duterte na mag-draw o mag-barilan sa pamamagitan ng kanyang baril na sinawag niyang mga illegal o walang lisensya. Ito, Duterte, mag-draw tayo! Walang problema. Ba't ako matatakot? Ako nahuli dahil lasing ako. Dahil sa kasalanan ko, nagpaputok ano ang baril. Ito, nahuli ako. Ay, binili ko! Bakit? Alam nga naman, hindi lisensyado yan. Galing yan sa illegal. Proud pa. Ang number 4 sa most powerful si, Bulalo. Sa Pilipinas. I see. Ayaw ko sa cup noodles, aka Bulalord. Bulalord. Hindi siya papayag na hindi makakain ng bulalo sa isang araw. Dahil ito ang nagpapalakas sa kanya.
Ang tanging kahinaan niya naman ay ang cup noodles. Gusto ko lang malaman, ang go-order ko ay bulalo. Bakit ako bibigyan cup noodles? Bakit tumabayaran ng masyadong? Galit na galit. Pare, ang bulalo, mga buto-buto. May laman. Pare, sinusotot. Sinusotot ang bulalo ko. Cup noodles, pare, noodles. No, noodles, pare. Sigyan lang cup noodles. Saan yung iba? Pagyan ang cup noodles ko kung paano nasusotot niyo cup ang ating round 3. Ah, tayo babae. Huwag mo kong istorbohin, a.k.a. Sleep Faker. Sleep Faker. Atang istorbo ka ng tulog. Tulog ka ba? Obis. Maraming nang nagtangkang paalising ng babae ito sa banyo, ngunit walang iba talaga, iba talaga pumapalok sa utak pagka nakadroga ka. Tulog-tulogan siya. Nawawa yung bata. At ang batang kalong ng babae, naawa na lang ang mga para at binigyan sila ng tinapay. Inutusan na rin nila ang driver na ihatid sa barangay ang mag-ina. Pero pagdating sa opisina ng barangay 70, tumanggi ang talod ng kukupi ng mag-ina. Hindi namin sakop yan. Ang sakop lang yan. Pwede namin sila sinin sir. Bote nila namin pabila yan. Hindi sila sa bahay nakap yan. Ang pangalawa sa pinakamakapangyarihang kriminal sa Pilipinas ay ang Demonyo Moves, a.k.a. The Demon Hands. The Demon Hands. Umiral siguro yung kadimonyohan ng aking kamay. Gumalaw. Nako. Sa kanyang taglay na kapangyarihan. Hindi niya nakontrol yung kamay niya. Gumagalaw kapag nasa niban po ng demonyo. Umiral siguro yung kadimonyohan ng aking kamay. Gumalaw. Aamin din naman ako. Wala naman tao na hindi perfecto eh. Bago natin kumpituhin ang pinakamalakas na... Wala naman daw tao na hindi perfecto. Malamang, lahat ng tao hindi perpekto. So, ibig sabihin, sabi niya, wala daw ang lahat daw ng tao perpekto. Wala naman daw tao na hindi perpekto eh. So, puro perpekto pala tao. Ang lupit. So, ito number 10. Sino to? Ang kriminal sa Pilipinas, isang recap muna. The Advanced Thinker. The Questioner. Inside. The Honest Killer. The Tomorrow Man. The Tomorrow Man. Presidential Gunner. Bula Lord. The Demon Hands. One. At ang pinakamakapangyarihang kriminal sa Pilipinas. Ay, ito malupit to. Kung si Duterte. Iba, kundi si The Finisher. The Finisher. Kung si Duterte, wala na. Finish na. Hey, you guys, look at this. Finish him! Ngunit pa may pinanginginagan ng mga kalaban ng taong ito. Dahil once na makaharap mo ito, siguradong wala na. Finish na. The Finisher! Ngayon, pinakasok ko yung bahay, gumawa ko ng kutsilyo ng kusina, naganap ako ng kutsilyo. Sabi ko, pag hindi ka nagpa***, sasaksak ko sa ito, papatayin kita. Hinaraw kasi nga matiis ang tawag ng laman, kaya pinasok ang bahay. Pagkas niya ako, talagang tamang manyak ako. Talagang hobby ko, manrarip talaga, manrarip. Swerte pa ako, kasi hindi pa si Duterte na kaupo. Si Duterte, wala na. Finish na. Ako, mahal ko pa yung buhay ko eh. Talagang nagawa ko lang yan. So, sila ay ilan lang po mga kababayan. Nads Kali Vlog, thank you so much sa iyong pahulay. Sila ay ilan po lamang sa naging mga superhero ng ating generasyon. Nakita niyo si Batusay, si Bula Lord, The Honest Killer. The Finisher. 'Di ba? Alam naman natin dito sa mundo ng pantasya, mga kababayan. Sa tuwing may naaapi, mayroong ipinapanganak na tagapagligtas. Yung mga napanood po nating video ay mga nakaraang superhero. Pero itong mga superhero na ito, ay mga laos na. At syempre kapag may nalalaos, meron din namang lumilitaw, may pumapalit na superhero. Katulad si Superman. Si Superman na laos na, may lalabas. Si Batman, 'di ba? Si Flash, si Captain America. Yan. At sa pagkakataong ito, mga kababayan, dahil sa laganap na naman ang droga sa Pilipinas, meron na naman hong ipinanganak na bagong superhero. At tatawagin po natin
ang bagong superhero na ito sa pangalang The Real Son of God. The Real Son of God. AKA The Flesh. Yan. Ba't palitan ulit natin yung boses natin? Alright. Sa pagkakataong ito, mga kababayan, dahil sa laganap na naman ang droga sa Pilipinas, mayroon pong bagong ipinanganak na bagong superhero na tatawagin po natin sa pangalang The Real Son of God. Kung may tinatawag po tayong The Flash, meron din po tayong tinatawag na The Flesh. Ikaw? Gumamit ka ngayon? Oo! Oh, wala naman siya amat eh. CBD siya eh. Ano yung CBD pa kayo? Research mo. Nung nagmamaneho ka, gumagamit? Oo. Hindi ako tumitigil gumamit. Gumagamit ako araw-araw. Pagising ko hanggang matulog ako, kahit tumatay ako, gumagamit ako. Sabi mo hindi ka daw pwedeng hulihin dahil anong dahilan? Bakit? Because under the law, ha? Under the law of God sa Bible, you cannot touch me. I am God, I am Jesus Christ. You're the Son of God? Yes, no, I am God in flesh. The flesh. Ha? Paano mo nasabi na you are a God? I am untouchable. Wow. Pero sir, ano masasabi niya? Pinasasa na kayo ngayon. This is illegal. Kasi eh? You have nothing against me. You cannot touch me. I am Jesus Christ. Sir, ano ba? Lahat kayo, lahat ng kaluluwa niyo akin. Anong religion niyo, sir? Wala akong religion. God lang, God. God. Wala akong religion. Kaano, ano yung si Mama Mary? Nanay ko. I am the law. Bakit hindi godly? Ako nag-decide, hindi kayo. I am the law. I am the way. Lahat kayo dadaan kayo sa akin para makapunta ng langit. Aba, matindi to. Matindi to, mga kababayan. Oo. Siya po ang daan. Hello, hello, hello. Ba't parang may ano pa tayo? Ayan. Siya daw po ang daan papunta sa langit. Hello, 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 hello. Hello, sound, hello. Ang lupit nito. Ha? Ang lupit mo, Brad? Tingin mo mukha yan. Lakas ng tama. Oh, dadaan daw muna sa kanya bago makapunta sa langit. Abay? Tama naman yan. Oo. Tama nga naman. Kasi, pag sabog na sabog ka, abay, parang nasa langit. So, yung mga addictos na dadaan sa'yo para umiscore, mapupunta sa langit. Oh, kasi heaven eh. Feeling heaven eh. Oh, abay, matalino talaga, no? Ulitin nga natin. Ulitin nga natin, mga kapatid. Oy, Jay Guevara, magandang gabi, ha? Ulitin natin yung video. Ang lupit nito eh. Ang lupit. Oo. Antinde. Ikaw? Gumamit ka ngayon? Oo. Wala naman siya amat eh. CBD siya eh. Research mo. Puta, matapang pa siya, no? Matapang pa siya doon sa umuli sa kanya. Gumagamit daw siya habang kahit daw tumatay nga eh. Sorry ha. Sa mga kumakain. Pasintabi. Kahit daw tumatay siya, gumagamit siya. Hindi siya tumitigil ng kagagamit sa lahat ng pagkakataon. Ano sabi niya? CBD. CBD daw tiniran niya. Pero ano nga ba yung CBD, mga kababayan? Sige. Sabi niya, check daw natin sa Google. Alamin natin kung ano yung meaning ng CBD. Wait lang. Pwede ko ba ito? May nakita na ako. Screenshot nga natin. Wait lang. Ang lupit nito. CBD. Wala naman daw tama eh.
Yan. Ano daw sabi dito? What is CBD stands for? Ang sabi dito, cannabidiol. Cannabidiol or cannabidiol. Ano ang ibig sabihin niyan? Basahin nga natin. Cannabidiol or CBD is a chemical of the cannabis sativa plant. known as cannabis or hemp. One specific form of CBD is approved as a drug in US for seizures. Over 80 chemicals known as cannabinoids have been found in the cannabis sativa plant. Naknampus ang gala. So ito po ay marijuana. Puta sabog nga talaga to. Ito po ang CBD na tinatawag niya. Ito po ay Mary Jane extract. Ang lakas mo, padre. Ang lakas na ng tama mo, parehab ka na. Parehab ka na. So ito mga kababayan, talamak po ito ngayon dito sa Pilipinas. Itong cannabidiol or cannabidiol, talamak po ito. Kung matatandaan po natin, meron pong mga nakumpiska nung nakaraang araw lang, nung nakaraang araw lang, may mga liquid marijuana extract po na ginagamit sa vape. Okay? So kaya, ito yun yung tinitira niya. Kaya ayan, nasobrahan siguro, aba, naging the flesh na siya. The real son of God, aka the flesh. Yan. Tuloy natin. Gumagamit? Hindi ako tumitigil gumamit. Gumagamit ako araw-araw. Pagising ko hanggang matulog ako, kahit tumatay ako, gumagamit ako. Ang lupit mo. Proud pa talaga. Proud pa talaga po siya. Ang lupit. Because under the law, under the law of God sa Bible, you cannot touch me. Why? I am God. I am Jesus Christ. What? Wow. You're the son of God? Yes. No. I am God in flesh. Yan nga sinasabi ko, the flesh. Ang lupit. Ang lupit ni the flesh. You know? Ang lupit. I am untouchable. Untouchable. This is illegal. Why? You have nothing against me. So ito mga kababayan, may aral to eh. Oo. May aral tong tao na to. Kasi marunong siya magsalita eh. Marunong siya mag-English. Diba? So ibig sabihin, may pinag-aralan siya. Pero dahil sa paggamit ng droga, nasobrahan yung talino. Naging anak na siya ni Mama Mary. You cannot touch me. I am Jesus Christ. Wow. Lahat ng kaluluwa niyo akin. Tinalo pa yung claim ni Pastor Kibuloy. Si Pastor Apollo Kibuloy, sabi niya, siya ay appointed son of God. Si appointed son of God, bilang isang pastor, pwede mong sabihin eh, di ba? Kasi merong man eh, may taga-suporta ka eh. Ang dami mong taga-suporta, milyon. May maniniwala sa'yo, may naniniwala. Pero itong mga sinasabi nito, nako po. Wala akong religion, God lang, God. Wala akong religion. Kano si Mama Mary? Wala siyang religion, pero nanay daw niya si Mama Mary. Ang lupit mo, Brad. Oo. Rehab na yan. Oo. The modern day bangag. Sabi ni Mirna Lim. I am the law. Bakit hindi godly? Ako nagde-decide, hindi kayo. Wow! May utak to eh. May aral to. Nasira lang yung utak. May utak to, sira nga lang. I am the law. I am the way. Lahat kayo, dadaan kayo sa akin. Bakit? Para makapunta ng langit. Tama nga naman. Si Ma'am Virginia Puruya, sumakit na yung tiyan.
Kakatawa sa iyo. Sira ulo ka kasi. Ah, mga kababayan, ipinakikilala ko po sa inyo ngayon, ah, ang pinakabagong superhero. The Flash, aka the real son of God. Ah. Ah. Okay, mga kababayan, ah. Excuse me. Ginagawa po natin itong katatawanan, pero nakakatawa naman talaga. Pero seryosong bagay po ito, mga kababayan. Ayaw ko lang dagdagan yung hirap na kalooban ninyo sa mga nangyayari sa ating bansa ngayon. Diba? Pero ito po ay seryoso. Ha? Eh, gawin lang na, ginagawa lang nating light itong usapan. Eh, eto mga kababayan, sa tingin ko, umpisa pa lang po ito. Ha? Umpisa pa lang ito eh. Magtutuloy-tuloy ang pagkalat ng pagkalat ng droga dito sa ating bansa, mga kababayan. Ha? Marami pa po tayong mapapanood na video na mas malalala pa diyan. Oh. Umpisa pa lang 'yan kasi normally ang tama tinatamaan ang utak ng isang tao sa paggamit ng droga eh mga after 1 year, mga ganon. Oh. Mga after 1 year, depende ah. Depende kung paano sila gumagamit. Pero kung araw-araw silang bangag, araw-araw kang gumagamit, mabilis ang epekto niyan. Tulad nito, oh, 'di ba? Eh sabi nga niya kahit tumatay daw siya, gumagamit siya. Oo. Kaya ayan. Oo. Kahit kailan, oh, kahit saan, pagising, hanggang sa pagtulog gumagamit siya. Oh. So kita niyo ang epekto. Mm. 'Di ba? Niyanig na yung utak niya. Ah. Abangan po natin kung sino ang mga superhero pa na susunod na lalabas, ha? Oo. So, sa dami ng droga, ha, na nakikita natin, nahuhuli, bulto-bulto, eh nakikita natin yung nahuhuli lang. Eh paano yung hindi nasasakote? 'Di ba? Oh. So, sa totoo lang, bumabalik na po tayo sa dati. Ah. 'Di ba? So, pero ibang klase, ha? Ibang klase yung mga ano ngayon, yung mga praning ngayon, mga bangag, mga sabog ngayon dito sa makabagong henerasyon. Matindi ang confidence, no? Oo. Diba? Dati, umiikot lang sa sarili nila yung kwento ni Batusay, 'di ba? Si yung kanina pinakita ko. Oo. Pero ngayon, po, dinamay na Diyos. Dinamay na Panginoon. Oo. Ano kaya mga Panginoon nito, no? Ano kaya Diyos nito? Yung peking Panginoon na sinasabi nila? Or yung Panginoon nila nasa ilalim ng lupa? Yung kulay pula. Ang lupet, di ba? Sa BGC yan, mga kababayan. Eh, sabi nga ni Maharlika, marami daw dyan sa BGC. Oo. Maraming nagbabangag-bangag dyan sa BGC. Oo, alam ko naman yan. Oo. Kasi dati po nagtrabaho ko sa BGC. Oo. Call center, alam ko 'yan eh. Pero ako, hindi ako tumira. Hindi ako tumitira niyan. 'Di ba? Oh. 'Di ba? Oh. Ang lupit, mga kababayan. So ito na. Nakikita na natin ang resulta ng paglaganap ng droga. Oo. Ayun na 'yon. Ayun na 'yon. At abangan pa po natin, marami pa pong lalabas na ganyan. Marami pa pong lalabas na ganyan. Ikaw ba naman eh, yung mga leader, di ba? Walang pakialam. Tapos sasabihin pa nga nila, wala naman ah. Kinang ina, di pa kayo nanonood ng balita, di ba? Sabi ni Chona D, tambay dyan si Charisse. Ewan ko. Hindi ko naman nakikita. Pero sabi, doon daw ang bahay, di ba? So yon mga kababayan, nakakatakot. Kasi dati, di ba, kung maaalala nyo, kung kayo ay kasing edad ko or may isip na nung panahon ni Noynoy Aquino, masumalangit na wa ang kanyang kaluluwa. Kung kayo may isip na noon, pag nagpunta ka sa mga iskinita, nagpunta ka sa may mga palengke, nagpunta ka sa mga squatters area, marami kang makikita. Minsan namumulot ng bato-bato sa gilid ng kalsada. Meron kang makikita nagdo-drawing sa pader, 'di ba? Meron kang makikita tumatawa mag-isa.
mayroon kang nagkikita, makikita, naglalakad ng hubad. Mayroon kang makikita kung ano-ano. Ba, yung mga ano, yung mga alam mo na nabaliw resulta na ang pagdodroga, marami kang makikita nun. At nung panahon ni Pangulong Duterte, medyo nawala yon, medyo nawala. Natakot nga eh. Sabi nga nung isa kanina, nako, buti na lang, hindi pa si Duterte ang presidente. Kasi kung presidente na si Pangulong Duterte, wala na pinis na. Oo. Nawala na yan eh. Nawala na yan yung Pangulong, na, noong sa term ni Pangulong Duterte. Pero ngayon, eto na, bumabalik na naman. Di ba? Oh. Merong ano, may tumatalon sa ano, di ba? Sa Sogo, dahil sa droga. Yung ano, yung celebrity na tumalon, tatalon sa droga, sa ano, sa Sogo dati. Oh, huwag na natin pangalanan kasi nagbago na siya. Pero, yun, nagawa niya yun dahil may umahabol daw sa kanya kahit wala naman. Oo. Yun ang epekto ng droga. So ngayon, Holy Week. Yung mga drogista dyan, baka naman pwede kayo magpahinga. Holy Week naman eh, oh. Tulog kayo. Pag tulog naman yung Diyos eh. Sabihin yan, mga pilosopo pa eh. Wala naman din, naman makikita ng Diyos. Wala naman yung Diyos, tulog eh. Oh. Diba? Oh. So sabi nga ni Mar Rojas dati, sabi ni Amazing, "Boss, meron pa po, alam ka maraming droga si Mar Rojas po, alam niya, oh, 'di ba?" Oh. Alam niya na may droga sa Makati, sa Davao. Gusto mo kumuha tayo ngayon eh. Oh, sabi. Oh. 'Di ba? Oh, sabi ni Nad Cali Vlog, sabi ni Maharlika, "Hang out ni Charisse ang BGC ba 'yon?" Oo. Eh doon ho nakatira si Charisse. Riz, yung nasa Malacanang, nako po, malapit na sabi. Ay, grabe naman. Oo. Huwag kayong ganyan. Oo. Wala ka namang ebidensya eh. Oo. Sabi ni Venus Diaz, nalindol na ang utak. So anyway, mga kababayan, hanggang dito na lang po muna. Excuse me. Ang ating topic ngayong gabi at medyo lumalalim na nga ang gabi. So tingnan po natin ha kung may mga balita pa ngayong darating na Martes, Miyerkules, no? Kasi medyo Holy Week na po, no? Medyo Holy Week. Iniisip ko nga huwag muna mag-vlog, 'di ba? Huwag muna mag-vlog. Pero tingnan natin kung ano pa ano. Basta kayo po kung meron man po kayo mga balak na magbakasyon or kung ano man ang balak nyo ngayong long weekend dito sa Pilipinas, mag-iingat po tayo. Enjoy! At tayo po ay magnilay-nilay. Isipin natin kung ano yung ating mga pagkakamaling nagawa. At nawa, ito ay mabago para sa ikauunlad ng ating buhay. Kasi wala naman po sa atin eh. Wala naman po sa atin tutulong kundi ang mga sarili natin. Lalo na kung wala naman tayong masasandalan na gobyerno. Diba? So, tayo na lang po ang mag-realize kung ano yung pagkakamali na gawa natin, kung bakit hindi tayo umunlad nung nakaraang taon, diba? Kung bakit hindi natin natupad yung mga pangarap natin nung isang taon, o pwede naman po baguhin. Yung pangarap, wag po nating bibitawan. Bitawan po natin yung pamamaraan, yung maling pamamaraan kung paano natin abutin yung pangarap, diba? Dahil ang pangarap, hindi po yan binibitawan. Ang pangarap, pinagtatrabahuan. Kung nagkamali ka na o hindi umubra yung una na diskarte mo para matupad yung pangarap na yan, magnilay-nilay ka ngayong Semana Santa. Isipin mo kung saan ka nagkamali, kung bakit hindi natupad ang pangarap na yan. Diba? So, hindi naman ako successful na tao, pero ganun din ang gagawin ko mga kababayan. Kaya, ngayong Semana Santa, tayo po ay magdasal, tayo mo po ay mag-isip-isip para bumalik. Ha? Bumalik sa tamang landas, kung mayroon man na naliligaw na landas sa atin. Okay? So once again, my name is Master Judea, isang bansa, isang diwa, doon lang po tayo sa tama. Maraming salamat po sa inyo lahat, sa mga nag-like, share, subscribe, sa mga nagpakulay, maraming salamat. At of course, welcome doon sa mga bagong subscribers natin at sa mga manunood ng replay. Maraming salamat po sa inyong suporta. Okay? God bless you all, and to God be the glory.